Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Leonides, 30 taong gulang. Sa ngayon, dito ako nakatira sa Maynila. Ipinanganak ako sa malayong probinsya na sakop ng Mindanao. Doon na rin ako nag-aral at nagtapos ng high school. Simple lamang ang aming buhay. May maliit kaming lupang sinasaka, pagtatanim ng rubber tree, saging, palay at mga niyog. Yan ang hanap buhay ng aking mga magulang. Nakikita ko ang hirap at sakripisyo nila sa aming magkakapatid. Apat kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya nang magtapos ako ng high school, nagpaalam ako sa kanila na aalis ako papunta ng Maynila. Tutol ang aking mga magulang sa aking desisyon. Pag-aaralin daw nila ako sa kolehiyo, pero wala din sila nagawa sa gusto ko. Bumiyahi ako papunta sa Maynila, dala ang aking diploma ng high school. Pansamantala, nakipisan muna ako sa aking tiyahin. Nakahanap naman ako ng trabaho bilang security guard. Naghanap na rin ako ng sarili kong kwarto na mauupahan. Pinagbutihan ko ang aking pagtatrabaho bilang gwardiya. Regular akong nagpapadala ng pera sa aking mga magulang. Lumipas ang ilang taon, nakapagtapos ng kolehiyo ang isa kong kapatid. Nang mga panahon na yon, ay nakilala ko naman si Larissa, dalaga. Nagustuhan ko siya, gusto rin niya ako. Kaya nagsama kami sa isang bubong hanggang mabuntis ko siya. Nagsimula na akong makaranas ng mga matinding pagsubok sa buhay. Mga pagsubok na animo'y hindi ko kakayanin. Matapos manganak ni Larissa, nagkasakit siya. Nagkaroon ng tubig ang kanyang baga. Mahigit isang buwan siyang nagpagaling sa ospital. Ang akala ko nga noon ay mawawala na siya sa akin. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Kahit sobrang hirap na ang aking nararanasan, lumaban pa rin ako ng parehas sa buhay. Sa tulong ng aking mga kapatid at magulang, nalampasan namin ni Larissa ang lahat. Nang tuluyang gumaling si Larissa sa kanyang sakit, nagdesisyon ako na sa probinsya na lamang mamuhay. Binigyan ako ng aking mga magulang ng kapirasong lupa. Pinatayuan ko ito ng munting bahay, tamang-tama lamang sa aking pamilya. Kahit gawa sa kawayan at sawali, at ang bubong nito ay pawid, masaya kami ng aking pamilya. 5 kilometro ang layo namin sa bayan. Ang mga kapitbahay ko ay malayo sa amin. Wala rin sasakyan din makina ang bumibiyahe dahil wala namang maayos na kalsada. Kaya, madalas kaming maglakad kapag bumababa kami sa bayan. Nagtanim ako ng palay, ng niyog at mga mais. Nag-alaga rin ako ng mga manok, kambing, baboy at kalabaw. Salat man sa yaman ang aking pamilya, pero masaya kami dahil kontento kami sa kung ano ang mayroon sa amin. Hanggang isang araw, alas 10 ng umaga, nagpapakain ako noon ng aking mga alaga. 3 lalaki ang dumating. Nais daw nilang bumili ng manok. Hindi ko sila kilala, maayos naman silang nakikipag-usap sa akin. Pero natakot ako dahil may dala pala silang mga armas. 2 araw na ang nakalipas, nanatili pa rin sila sa aming tahanan. Nakahinga ako ng maluwag nang magpaalam na ang 3. Nag-iwan sila ng 3,000 piso para sa manok na kinuha nila. Sobra-sobra yon sa 3 manok. Sabi nila, ganun daw talaga ang dapat nakabayaran. Kaya tinanggap ko. Nag-iwan pa sila ng mensahe na babalikan daw nila ako kinabukasan para sa isang pag-aaral. Kinabukasan,
dahil sa takot ko para sa kaligtasan ng aking pamilya, sumang-ayon na lamang ako sa kanila. Matapos ang 3 oras na paglalakad, narating namin ang isang komunidad na nasa gitna ng kagubatan. Naroon na rin ang ilang mga kalalakihan na nakikita ko sa aming baryo. Pilit namin ikinukubli ang takot na nasa aming dibdib. Nasa 20 ang bilang namin. Kami na mga baguhan sa lugar na yon. At kami lamang ang walang armas na bitbit. Halos lahat na ay may daladalang mga baril. Pumasok kami sa isang kubo na animoy munting paaralan. Matapos magpakilala ng tagapagsalita, nagsimula na siyang ituro sa amin ang kanilang ideolohiya, ang kanilang simulain, ang kanilang panuntunan, ang kanilang adhikain. Mag-iiwan daw sila ng 50,000 piso sa aming pamilya kapag kami ay sasama sa kanilang kilusan. Wala sa puso't isip ko ang sumapi sa kanila. Natakot lamang ako sa kaligtasan ng aking pamilya, kaya sumama ako sa kanila. Matapos ang mahigit 24 na oras, hinayaan na nila kaming makabalik sa aming pamilya. Ang hindi ko alam, nag-report pala ang aking asawa at magulang sa mga otoridad dahil sa aking pagkawala. Pero hinuli ako ng mga sundalo at pilit na pinaaamin na ako ay miyembro na ng mga rebelde. Pinakawalan din nila ako nang malamang hindi talaga ako sumapi sa kilusan at naituro ko ang kuta nila. Dahil sa takot ko sa mga rebelde na baka ako ay kanilang balikan, agad akong nagdesisyon na bumalik na lamang sa Maynila. Dito na uli kami nanirahan ng aking pamilya. Bumalik ako sa dati kong trabaho. Pinapangarap ko pa rin ang buhay sa probinsya. Umaasa ako na balang araw, magiging maayos na ang lahat at muli kaming makakabalik. Sa pagbabago ng iyong buhay, ay wala naman sa kamay ng ibang tao. Maaaring magiging instrumento lamang sila sa pagbabago ng iyong buhay. Maganda man, mabuti, masama o hindi, sa bandang huli, sariling desisyon mo pa rin ang masusunod.